Oh, mga idol, nako. Oh, nakita mo ba ang latest DJL sa tawag dito? 'Di ba? So, napakaganda ng balita, mga idol. So, nandiyan na yung nasa mga 80% na talagang ito na ang inaantay natin 2024. So, ang kailangan gawin na lang ni Champ kasi mayroon dito ang panalunin itong laban ito. So, ito. Tamang-tama din ating topic, mga idol. Na talagang ano, swak na swak ang ating topic ngayon, mga idol. So, busog-busog tayo ngayon. 1:30 siya. Ayan. So, maaari po sila mag-abot-abot na sila, mga idol. Titignan natin. Akyat siya. Lahat yan, mga idol, ay talagang hindi pa natin ano talaga kasi kung si Inoue talaga ang magdesisyon, mukhang gusto na yung labanan. Problema kasi, mga idol, mayroon pa kasing promoter eh. Yan, ay, malupit yan. Pagka ganyang mga balita, medyo masarap tingnan, masarap pong masarap pong pakinggan at tingnan, mga idol, ang ganyang mga balita. Nako, yan ang hinahanap ng batas. No? Yan po ang hinahanap ng batas natin. So, tamang-tama sa ating topic ngayon. Baliktad na. Tamang-tama sa ating topic ngayon, mga idol. Itong ating ang balita ni Idol Popsy. So, actually, mga idol, no, gaya na sinabi natin, may mga nagsasabi kasi na tayo lang daw nagpupumilit na makalaban itong si Champ Casimero at Ino. Hindi po. May basihan po tayo, no? Actually po, ang nagsabi niyan, ang mismong, ano, ang mismong Inoue at ang kampo niya, ang kanyang si Kuhashi. O yan, 2 years po siya mamalagi. Yan sinasabi natin, mga idol. Good news po yan. If success against the Palace versus Inoue depend against yan, oh. Yan ang sinabi niya dati. Na sinabi na niya na ang plano nila na maring sinere o si Champ Casimero ang labanan. Because Inoue, Casimero class that many fans. Yes, actually talaga totoo yun na Idol Popsy kasi kapag hindi siya lumaban dito kay Champ Casimero at magiging challenger si Champ Casimero dito sa WBO, pagtatawanan talaga siya ng kanyang kababayan, sa totoo lamang. Pagtatawanan talaga siya. Kasi imagine mo, nandyan na si Champ Casimero bilang isang challenger. Tapos aayawan mo pa. Diba? So, mahihiya talaga. Hiyang-hiya talaga dyan si Inoue. Kapag umakyat siya kaagad ng 126. No, kasi kasi nauna nang sinabi nila, yung mga nagsasabi na kayo lang naman yung nag-ano, no? So, guys, no? Good morning at umpisa lang po tayo kasi ano na. Going to 3 o'clock na, going 8 o'clock na umaga sa Pilipinas, 9 o'clock na po sa bansang Japan. So, shout out sa mga taga-Japan dyan, Mam Yoshi, Fafsi Kultura, Waray TV Vlog, Dandy, Mama Rita Sonobia, at sino pa ba dyan, mga taga-Japan, at siyempre yung mga nandito din. So, bigalap shout out sa inyo. So, good morning, at ano bang topic natin? Quadros Casimero, lalabanan ba ni Inoue sa 2024? Or aakyat na ito at labanan itong si Robisi Ramirez ng WBO champion sa 126? Or featherweight. So, yan po ang ating pag-uusapan, mga idol. Pero kung bago kayo sa aking YouTube channel, mga Lodi, please, pa-subscribe naman, mga idol, at pa-like naman, at pa-share na rin ang ating live ngayon, mga idol. So, ayun nyo, mga idol, no? Good news po, ayon po kay Popsy Kultura, ay maaari po, no? At ngayon po, klaro na po, na wala na sa radar itong sineri. Wala na daw sa radar itong si Neri, kundi si Champ Casimero na daw. So, kasi kung ako naman ni Neri, bakit ko lalabanan si
kung ipag-utos talaga ng WBC na depensahan niya, well, wala magawa si Inoue. However, may choices naman siya. Pwede naman yung labanan si Champ kasi meron kasi nga, sila talagang rival. At pangalawa, yun ang big fight nila. Eh. Kumbaga, mega fight nila. Oh, yan sinabi niya na maaari niyang labanan itong si Murjun Akmadaliyev kasi rank number 1 na kasi si Murjun dito sa WBA. So, ito napakagandang balita po yun talaga mga idol. Kasi gaya sinabi natin, tayo po ay isa sa mga gusto natin makita si Champ Casimero na lumaban dito kay Inoue. Ang problema lang, si Inoue ang medyo talaga naman, eh, takot sila kay Champ Casimero. Eh. Real talk yan. Ngayon, sila naman nagsabi na gusto nyo labanan si Champ, eh, kung mayroon silang bayad, kung mayroon silang isang salita, so talagang labanan nila in 2024. Basta importante, this laban ni Champ sa Oktubre ay manalo si Champ Casimero dyan. So, basta wala lang hugus-pukus dyan, wala lang talagang ano, oh, eh mananalo si Champ Casimero. Sa, kasi kung sa timbang mga ito, wala lang problema kasi 122 kayang-kaya ni Champ yan. At unang-una, walang pressure sa timbang kasi hindi naman championship eh. Hindi, non-title bout naman yun. So, chill lang si Champ Casimero. Basta kondisyon lang siya. Oo. Yes! Yes, Emmanuel Ceballos. In a way, para magkaalaman talaga. Sa totoo lang, ganyan talaga. Yan ang mga hinahangad ng ating mga kababayan, ng ating mga boxing fans na talagang kailangan na labanan ni In a way itong si Champ para wala na siyang ano, hindi na siya pagtatawanan ng mga kalahi niya eh. Undisputed ka, tapos ayaw mong labanan si Champ Casimero. Sa ngayon, wala. Sa ngayon, medyo masasabi natin, wala pong reason na labanan niya si Champ Casimero. Kasi walang belt. Pag magiging mandatory challenger siya dyan, dyan na. Dyan na yung sinasabi natin chances na. Tandaan niyo mga idol, si Champ Casimero po sa IBA, rank number 6 na po siya. So, number 7 naman sa WBC, rank number 3 sa dito sa WBO. So, ang dalawa po dyan na si Neri at si Neri Goodman, mayroon na po yung, ano, mayroon na po yung kanya-kanya silang organisasyon. Yan po yung ano, IBF at saka WBC. So, ang natira na dyan, si Champ Casimero. So, magiging number 1 sa lalong-lalo na kapag manalo siya dito. Kaya, napaka-importante itong panalo ni Champ dito. Ito yung basihan. No? So, kita naman natin training ni Champ Casimero na talaga namang na medyo hard training na po yung ginagawa nila ngayon. Yung mga movement ni Champ. 1 month talaga mga idol. Yung mga nag-aalala sa mga timbang, well, wala pong problema sa timbang yun. Kasi Champ Casimero, kontrolado niya yung timbang ng 122. Siguro sa 118, medyo, frankly speaking, medyo mahihirapan si Champ doon. Pero dito sa 122, eh, kitang-kita naman natin na kayang-kaya niya. At una, pangalawa din is, wala namang ano yun eh. Wala namang problema sa timbang. Kahit mag-123 siya, walang problema. So, sisiguraduhin lang ni Champ na manalo siya dito dahil ang punterya niya. Kumbaga, ang iniisip ni Champ, mindset ngayon ni Champ, yung itong si Inoue ng Japan ang kanya mga kalaban. So, napakaganda yon kasi walang ano, walang kumpiyansa. So, gaya sinabi natin mga idol, lahat na po tayo dito, no? Basta sa mga boxing lang, sa mga boxing fans lang. No? Iba kasi yung mga ano na gustong-gusto talaga na makalaban si Champ Casimero. So by December siguro katapusan. Baka maglaban na sila sa Tapalis at saka ni
in a way. So,